Sama ya lo. Yan. Kung mapapansin nyo, mapagpag yung bell. What? Kung mapapansin nyo, hindi na siya mapagpag tulad nung kanina. Alright, MLW, Racing and Tuning. So, i-meet natin si Sir Lex dito. Eh, nakita ko na siya kanina. Para dun sa i-review natin na fully set ng speed tuner kay Boss Mickey Maso. So, honest review, bihira itong gagawin natin. So, honest review, inyan na nila yung product nila para sa JR Speed Moto Vlog. Honest review yung gagawin natin. So, let's do this. Tama ba? Ito yung, ano, no? Pang Aerox. Tama yan, no? Apo, so, tama po. Pero ito na yung version to ng ano sir, yung huli ni sir. Palagay ko ganyan eh, yung B65. Apo. Oh, pero parang ano, sir, siya laki. Parang magkamukha lang kasi para sir. Sure, i-tabit natin. Sige sir, okay lang sir. Ayan siya. Hi! Aba! Sukat natin. Para sigurado. Sa mismong drive by channel lalagay. Hi! Hindi no? Ayan. Kabilim lang. Ang bola nilalagay. Ano po, pagka sa radio kasi, gumagamit pa kami ng pinagalan. Mas magagang bola. Ako sa mga kamarabi. And then, isang nire-review ko siya. All stock lang din na Doon lang yung last radio ko po. Pinag-comparison ko yung ano. Terp. Kung may response siya sa 13 string saka sa 11 string kasi yung ibang pulley 13 yung stock ako yung sa ibang pulley once na nagbabaka ng bola wala na siyang ano hindi niya na ma-reach yung top speed sa yung 13 distance lang nag-iba yata po sila ng angle no? Ay pwede na sa kapit. Sa design. Opo, opo. Nagsusukat na po. Sige, sa ano na lang. Pero sa inyo po, ano pong recommend yun na bola sa pulley na ganyan, na design? Eh, hindi pa namin na ano eh. Pero dati, may ginawa ko aero. 11 yung nilagay ko, okay. Ah, 11. Ito, testing version 2 ang Aerox e-tuner fully set balik yan na to JR Speed Moto Vlog tama ba? Yes sir JR Speed Moto Vlog wala lang kami ano eh version 2 na pwede kaya tumuna So, nilalagay na yung ano yung pulley na version 2 by Speed Tuner so, MLW Racing Tuning maraming salamat na pagbigyan tayo and alam nyo pinakamalaga sa tao yung oras so sa maliit na oras na nilan sa atin ni Sir Lex so saludo ako sa kanya kasi malaki man channel siya so hindi siya tumitingin ng tao or sa kung ilan na yung narating ng tao so saludo ako sa tao to napakabait and binigyan tayo ng oras para dito sa na-request natin so totally ako nag-request nito and nagulat lang din ako pinagbigyan tayo honest review yung gagawin natin dito and maraming salamat din po kay Boss Mickey Maso para dun sa fully set niya and kukunin din natin yung full details nito soon, gagawin na lang natin siguro dun sa Team Jersey kasi medyo alanganin na yung oras na iyan na rin kami and shoutout kay Vince at nandito siya ngayon sumamang sinamahan tayo shoutout kay Vince shoutout Black Raven saka Team Jersey syempre yung ginagawa ko Thank you.
pagpag na masyado, delay mo yan. Oo, pare. Thank you kay Sir Alex sa paglalagay ng ano, CVT natin ngayon sa speed tuner. And salamat po kay Sir Lex sa paglaan ng oras niya sa atin. Thank you very much. Saludo ako sa tao na ganyan. Napakabait. Sir, thank you, sir. Thank you po. NLW Racing, thank you very much po. What's up mga sir? Welcome back sa aking channel, Your Speed Moto Vlog once again. Alright, ang pag-uusapan natin ngayon is all about Speed Tuner version 2 na pulley set. And re-reviewin natin ngayon yung buong performance nito at kung paano itotono yung pulley set na to. Okay? So kagabi galing tayo dyan kay Boss Lex Speed. Kay Sir Lex Speed, nagpapasalamat ako at sa MLW Racing and Tuning. So sila naglagay na itong version 2 na to. Pulley set and brand new yan. Pinayagan niya tayo nag-request ng review na to and buti ang palad, pinagbigyan tayo sa honest review na gagawin natin dito sa product nila, ng product ng version 2 pulley set ng Speed Tuner. Okay, so since napansin ko kagabi is hindi siya user friendly, pero hindi naman pag sinabing user friendly mahirap na kagad ito, no? Pero ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ito tono yung gantong pulley set. Kasi pag binili mo yan, sinalpak mo lang at hindi mo itinono, hindi mo makukuha kagad yung performance na gusto mo para dyan sa pulley. Kaya nagkakaroon na pangit na review. So hindi po ganun basta-basta to. And anyway, bago po ako nagre-review ng pulley set, itinatama ko muna yung tono niya para sa gagamitin natin na motor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo lahat kung bakit kailangan muna itono bago natin gamitin tong Speed Tuner pulley set. Kasi kung mapapansin nyo, mapagpag yung belt sa unang lagay kahit wala ng washer. So meaning, meron tayong dapat baguhin doon. At ipapakita ko kung ano yun. Panoorin nyo to. Unang kabit na yan, yung hindi pa nakatono. Kung mapapansin nyo, ayan. No? Malambot na kagad yung belt. Sagad siya dito sa dulo. Sagad din siya dito sa torque drive side. Ayan. Start natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, mapagpag yung belt. Natama siya dito. Diba? Kung may nakikita nyo yung marka, may tama siya dyan. Ibig sabihin, hindi siya plug and play. Pero hindi problema yon, kasi tuturo ko sa inyo ngayon kung paano hindi siya magiging mapagpag dito at tama yung magiging timpla nyo sa gagamitin yung Speed Tuner na version 2. Unang-una sa lahat, wala na siyang washer. Pulley bushing na kagad yan. Hindi natin nilagay yung washer na nilagay kasi masyado na nga mapagpag. Ngayon, isa na lang yung itotono natin dyan para mawala itong pagpag na to. Kasi kapag mapagpag yung belt, malaking delay yan pagdating sa arangkada. Ipapakita ko sa inyo. Yan, so ito yun. At wala na siyang washer kung makikita ninyo, no? Ayan. So ito yun, walang washer. And mapagpag pa rin yung belt. Ngayon, ang para mawala yung pagpag ng belt, kailangan natin gumamit ng mas maikling pulley bushing para mas maipit ng pulley at drive face tong belt mo. Ayan, susuka tayo ngayon ng pwede nyong iklian ito, tong mismong stock na bushing, or bibili kayo ng replacement na bushing worth 100 or to 300 plus lang naman to eh, tong replacement na bushing. And ngayon meron ako dito mas maikli na bushing. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, mas maikli. Ito yung gagamitin natin sa kanya para hindi pumagpag yung belt na to. Okay? Kabit natin. Stock belt lang lahat gagamitin natin. Stock lining. Pulley lang ang pinalitan natin. Sa review na gagawin natin ito. Yan. Pure stock. Okay, so nakabit na natin yung mas maikling bushing. Then, testing natin yung panda rin natin.
mapapansin nyo, hindi na siya mapagpag tulad nung kanina. So, sobrang pagpag talaga. Idle pa lang. So ngayon, mas kumakapit na kagad yung pulley drive face mo. Kapit kagad yun dun sa belt. Ayan o, mas matigas na siya. Hindi na siya mapagpag. Kanina, ang laki ng galaw na ito. Halos mga nagagalaw natin ng tobra. Pero ngayon, ayan, kapit na siya. So, hindi na siya delay. Kasi kung ang tono kanina is mapagpag na kagad tong belt mo, eh, at ngayon, yung tigas nung belt mo ngayon, hindi na yan papagpag dito. Kapag ganun ang tono ninyo, mapagpag ang belt, either palitin yung belt mo, or kung bago pa lang yung belt mo, is dapat gawin mo yun, paiklian mo yung bushing, pulley bushing ko tawagin. Ayun ang gagawin mo para sa pagtono ng version 2 speed tuner. Kasi kapag plug and play mo lang yan, hindi mo tinono dito, nilagyan mo pa ng washer, mas lalo lang papagpag yan. Kasi masyado malaki yung opening ng drive face tsaka pulley mo. So additional ko lang sa tono ngayon ng yan, sa tono ngayon ng version 2 speed tuner. So gumamit tayo, eto, tinanggal natin yung stock bushing kasi mas mahaba ito compare dito sa nakalagay ngayon. So, at least nagbawas tayo ng 1mm or 1mm to 2mm dun sa pulley bushing. And nakuha natin yung tamang tigas ng belt. Hindi siya mapagpag. Ngayon, hindi na yan delay. Kasi kapag ginamit natin yung stock na bushing, ito, pag ginamit natin to, mas mahaba to. Kita nyo yung kanina, ang laki ng pagpag. Delay po yun. So, hindi nyo makukuha yung arangkada at yung mismong top speed ng pulley set na yan. Kasi tulad nung sinabi ko sa inyo, yung belt condition is napakalaking halaga pagdating sa arangkada ng CVT ninyo. Sa arangkada, hindi lang sa arangkada, pati sa top speed na performance ng CVT ninyo. Kapag yung belt nyo is hindi nakatono dun sa mismong CVT set na ginamit ninyo. Okay, then mamaya kunin natin yung performance test na ito. I-compare natin dun sa stock kung ilan yung magiging arangkada niya from 0 to 100 and then yung top speed in a certain distance lamang. Kasi certain distance lang yung safe region natin dyan sa top speedan natin. Okay, sa runway natin at least 800 meters lang yon, 800 plus. Comparison sa stock pulley set and sa version 2 pulley set. Sa ginagawa natin full specification review ng mga pulley set, isasama natin to palagi. So ito yung stock and then ito yung si speed tuner version 2 pulley set. Okay, sa belt runway kung tawagin. Ang belt runway ng ayan, kung makikita nyo yung marka sa dulo-dulo, kasi ayan o, kung mapapansin nyo, dulo siya, no? So, kunin natin yung dulo nito from dulo ng stock. Ayan. So, meron tayong nakuhang ayan, at least ayan, 51.8 mm sa belt runway para sa pulley. And then, comparing dito sa stock pulley. So, ito lang yung belt runway mo. Ayan. 46.7. Kung makikita ninyo yung pagkakaiba niyan, dalawang yan, mas mahaba yung belt runway nito compare dito sa stock. Gawa nga ng flat surface na siya dito. Ayan. And then yung degree nito mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ilan makukuha natin degree na ginamit nila sa pulley and sa drive face. Check din natin yung comparison ng drive face naman. Alright, meron naman tayo ditong drive face, stock drive face and version 2 speed tuner drive face sa pagkakaiba nila. Ayan, kung makikita nyo pa lang, mas malapad na naman yung flat surface ng stock. And then dito sa dulo, then check natin yung belt runway ulit. Ayan. O, meron tayong 55mm belt runway dito. So, alam nyo kung bakit ko sinasabi yung belt runway na yan. Wait lang ha, pa-explain natin mamaya yan. Ayan. 52 lang dito sa stock.
Pero kung makikita nyo, hindi sumasagad, di ba? Alam nyo kung bakit ko sinasabi yung mahalaga yung belt runway sa pulley set. Kasi ayan yung overrange mo. Diyan sasagad palalo yung belt. Diyan pasasagad yung belt mo. Ngayon, may klase ng mga belt. Meron capacity kasi kung tawagin ang mga pulley set. Meron yan kapasidad hanggang kung saan lang yung belt mo. Ayan, tulad nito, ang belt ko is hanggang dito. Ayan, dyan sa part na yan. Diba? Pero, ayan pa lang yung hindi pa nakatono. Eh, since ngayon, mamayang gabi, gagamitin natin yung nakatono na at titignan natin kung meron pa bang pagbabago yan. So, kunin natin to para meron tayong reference. So, meron tayo ngayong dito. Ayan. 5.3mm o 5.2mm pa. Check natin kung magbabago, kung mas iaangat pa nung magiging marka na to dun sa gagamitin natin mamaya na nakatono. Okay, so kita nyo yung pagkakaiba. Ito mas maikli, and belt runway ng speed tuner is mas mahaba. Okay, sa angle naman ng pulley na gagamitin natin, speed tuner version 2, kunin na natin. Ayan, so meron siyang base surface na 0.3. So meron siyang 0.3. Then kunin natin yung mismong angle na ginamit. So meron lumabas na 12. Ayan, makikita nyo 12.3 degrees. So meaning gumamit ang speed tuner ng 12 degrees na pulley. Yung angle na ito is 12 degrees. Kunin naman natin yung drive phase. Ito yung drive phase. Ayan. Meron siyang 0.3 base ulit. Ayan. Base 0.3. Kunin naman natin yung angle na ito. Oh. So merong 12.4. Yan, angle para naman dito sa drive phase. So meaning same sila na 12 degrees yung ginamit ni speed tuner version 2. Then kunin na natin yung buong arangkada na ito at 0 to 100 and performance test niya mamaya dun sa C6. Let's go. Okay, so nandito tayo sa C6 nga para kunin yung 0 to 100 na ito, speed tuner version 2. And try natin ng 3 trials para makakuha naman ng top speed. So wala nang ganun tao, wala tayong kasabay, wag na wag nyong gagayahin tong review na gagawin ko. So nasa tamang oras na tayo, only one way, wag na wag nyong gagayahin or gagawin to sa mga matataong lugar. And let's do this. So, alam nyo, bibihira yung magpapa-honest review, ha. And sa tingin ko, ang lakas talaga na itong pulley set na to.
So, ang bilis ng arangkada hanggang dalhin. And top speed sa first run is 120 or 121 yata. So, bibihira yon, bihira yon. Unang tono kagad. Let's go for the second run. Okay, so mga sir, yung result niya is nakakuha tayo ng acceleration from 0 to 100 na 11 seconds. So, napakalaking bagay, at least 7 seconds or 6 seconds yung pagkakaiba or yung comparison niya dun sa stock pulley. So, ang lakas ng arangkada talaga nitong speed tuner version 2 para dito sa version 2 Aerox natin. And so, malaking bagay yon, yung mga 6 seconds na yon. Malaking bagay talaga yon. And the top speed of 120 seconds ay 120 kph, yung top speed na nakuha natin. And kung makikita nyo, medyo basa yung daan, tsaka mahirap kumuha ng top speed. Kaya hindi yun yung mismong top speed niya. Meron iaangat yun sa tingin ko. Overall, so maganda yung pulley set na to. Malaking bagay yung acceleration niya, since kahit city driving tayo, touring, so yung angle nito para sa akin, hindi ko siya manana ng touring, pero malakas dumulo kasi mabilis din kumuha ng acceleration. Pero goods to, city driving pa, and pang daily and track day, goods to. Siguro soon maglabas tayo ng vlog tungkol nito sa review naman niya sa track day kung malakas. Pero subok na to. Maganda yung niya. Maganda yung pagkakarangkada, tsaka yung kuha ng top speed, mabilis lang, saglit, at tsaka ang gang niya dalhin. And sa hindi na ako nagpalit ng springs na hindi na ako nagpalit na bali stock springs. Pag tinunohan pa to ng mga clutch spring at center spring, siguro mas magbabago at mag-i-improve pa to. Kung pure acceleration ang hanap natin. Okay, so yun yung result ng speed tuner version 2. Pulley set. And thank you very much po ulit kay Lex Speed, kay Sir Lex Speed. Maraming salamat po, and sa pa-review ni Boss Mickey Maso sa kanyang product, honest review. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe to my channel for more.